YouTube channel. So today, hindi muna tayo gagala. Meron lang akong gustong pag-usapan na finally, magagawan ko na ng content kasi nababasa ko sa mga comment sections na madami pa rin mga follow-up question and merong mga misconception na dapat kong i-correct. Since ginawa ko tong video na to, it's all about my Pika's journey and parang tumatak sa isip ng mga tao is yung supplement na iniinom ko, which is the Necothion nga po. It's a glutathione supplement. Ayun nga, kailangan kong gawin tong video na to para makorek ko nga yung mga misconceptions, masagot ko yung mga tanong ninyo, even though na-explain ko naman lahat-lahat sa video and nabanggit ko naman yung mga important details, siguro may mga hindi tumapos ng video na yon. So, ang akala nila, itong Necothion po ay gamot sa PCOS, which is no! Hindi ko sinabing gamot po ang Necothion sa PCOS. Dahil wala nga pong gamot sa PCOS, it's all about managing the signs and symptoms. So, to start, nabanggit ko nga po doon sa previous video ko na nag-suffer ako sa close comedones, pimples, and acne. Makikita niyo po doon yung dati kong muka. Mas nagsilabasan sila nung dumating ako dito. So tulad nyo nung sabi ko, akala ko mag-glow up ako pagdating ko dito sa Japan. Pero kabaligtaran. Siguro hindi rin ako sanay pa sa weather noon dito. Hindi na umeepekto sa akin yung mga 39 creams, kahit ano pang ipahid ko, wala na talaga. Mas lumalala pa siya. So, ang ginawa ko, nag-consult ako sa derma at niresetahan nga po ko ng isotretinoin, which is, I think, nakatulong talaga sa akin para mag-clear up yung mga acne ko, yung mga pimples. However, hindi ko nga po siya tinapos kasi grabe yung naging adverse effect sa akin. Yes, adverse effect na talaga. Nagkakaroon ako ng muscle pain, ng joint pains, severe dryness sa likod ko, lalo na sa lips na halos nagbibitak-bitak at nagdudugo na. So nung hindi ko na kinaya yung mga side effects sa akin, sinabi ko agad sa derma ko and sabi nga niya na mag-stop na daw akong mag-take. And then, nung nag-stop ako mag-take, natakot ako na baka bumalik ulit yung mga acne ko, yung mga pimples ko. Naisip ko, kailangan ko ng supplement na mag-detoxify sa katawan ko. Naisip ko kaagad, of course, glutathione kasi it's the master of all antioxidants. And luckily, meron nga po nagpadala sa akin na follower ko dito sa Japan na itong iniinom ko ngayon na Necothione. Kaya ko siya nakilala. Ayan, so nabanggit ko nga na akala ko product talaga siya ng Japan. I mean, galing talaga sa Japan kasi here nakalagay, made in Japan. So, hindi ko alam na from the Philippines pala siya. So, iniinom ko siya ng almost 1 month. Napansin ko, magandang effect sa akin. Mas nag-glow yung face ko, nawala yung dryness. Yun nga sabi, mas naging fresh daw yung itsura ko. Kumpara dati na kapag numiti ako, parang magka-crack na yung skin ko. Ganon state. And since palagi nga po ako nag-night duty, palaging pagod yung itsura ko, but nung nag-take ako ng glutathione, ayun, nag-start nang mag-glow yung skin. So, uulitin ko po ulit. Hindi po gamot ang Necothion or kahit anong glutathione sa PCOS. Ito po ay nakakatulong labang na mag-manage ng mga symptoms ng PCOS. Nakakatulong ang glutathione sa hormonal balance. And also, since antioxidant nga siya, nakakatulong ito para mabawasan yung mga inflammatories natin sa katawan. And sabi nga sa studies na ang glutathione daw ay isa sa mga protectors ng ovary. So kaya nga siya tinawag na supplement. Kasi ene-enhance lang ito yung something na meron ka na. Ano pa ba yung mga questions na nabasa ko? Gaano ako kadalas mag-take nito? So, ito po, ang habol ko dito sa Necothion is mag-detoxify ng katawan ko. Ito, na-achieve ko yung glowing skin, pero hindi ko ini-aim na pumuti. Also, is an oral glutathione. So, expect nyo na matagal ang proseso bago ka pumuti rito. Since it's an oral, mababa lang yung absorption rate nito pagdating sa tiyan. So, hindi to magwo-work within weeks na pag-inom mo, kahit pa months. So, it will take time talaga. Dapat matyaga kang mag-take nito kung gusto mo talagang pumunti. So, gaano nga ba ako katalas uminom? Once a day lang po. Minsan, kapag sinipag ako, twice a day. Isa sa umaga, isa sa gabi. Ato, nakatulong daw ba itong Necothion sa pagtanggal ng mga pimples ko and mga acne? Again, lilinawin ko, since ang glutathione nga po ay antioxidant and it lessens the inflammatory factors in our body, I will say yes.
Oo. Kasi nung nag-stop po ako na mag-take ng isotretinoin, meron pa rin ako mga pimples noon. Pero ang effect naman ng isotretinoin ay nag-i-improve kahit pa itigil mo yung pag-take nito. Yes, nakatulong po ang isotretinoin sa akin. I must say, yes, nakatulong din po ito. Lalo na nga, ginagawa ko na tong maintenance nga. Ibang-iba talaga yung condition ng skin ko before ako mag-start na uminom ng Narcothion compared sa nung nag-take na ako and magpahanggang ngayon. When it comes sa pagpapaputi naman, di ba napapanood nyo madalas sa mga vlogs ko na nagtitake din si Kevin ng Narcothion? Nikas na talaga siyang maputi. Sabi niya, mas pumuti daw siya. Tapos nahiya nga sa kanya. So, every time na magkikita kami, kada buwan, humihingi talaga siya sa akin ng Narcothion. Ano-ano nga ba yung mga napansin ko ng mga changes sa katawan ko since I started taking Narcothion? Ulit-ulit yung binabanggit, nag-glow yung balat ko, mas naging energetic ako, hindi ako sakitin, nawala ang mga acne marks ko, ang mga pimple marks. Well, siguro, since matagal na rin akong umiinom ng Narcothion, kung hindi lang ako labas ng labas parate at hindi ako nagpapaaraw, nakikita ko siguring whitening effect niya sa akin. Pero kahit hindi man ako pumuti, mapapansin ko talaga yung luminous glow na binibigay nito sa akin. Hindi man ako maputi, pero yung balat ko, masasabi ko na healthy siyang tignan. Inom ko tong Narcothion kasabay nitong vitamin C din na parehong galing sa iisang brand. Kasi mas maganda pong absorption ng glutathione kapag sinasabayan ng vitamin C. So nga pala, napansin ko na itong Narcothion nila is meron siyang inositol. And ang inositol po ay nakakatulong para ma-normalize po yung ovarian function natin. However, I think ang content lang ng inositol dito sa Narcothion is konti lang. Pero at least meron siyang content na inositol. And also, hindi lang siya vitamin C, kundi marami din siyang content. So, I think considered na siya as multivitamins. Kasi meron siyang vitamin B1, B2, B6, B12. Meron din siyang calcium and magnesium. And nababasa ko rin sa mga comment section na nakakaantok nga daw to. Siguro dahil meron siyang melatonin. But I think hindi enough yung melatonin na to para yung talagang makatulog ako or antokin. Hindi ko na-feel na inaantok ako pag tinitake ko to. Well, siguro effective sa iba na pampatulog. Pero sa akin, since matindi talaga yung insomnia ko, kailangan ko ng 3 milligrams or kahit 10 milligrams na melatonin para makatulog. So, ayun. Yun lang naman yung mga gusto kong i-address. Gusto ko lang linawin sa inyo para baka mamaya isipin nyo, gamot na to sa PCOS. Hindi. Mas maigi pa rin po na kumonsulta kayo sa mga OB-GYN ninyo para mas matingnan po kayo ng maayos. Lalo na po, baka mamaya, meron na rin kayong insulin resistance, so kailangan na kayong resetahan ng metformin. Ganun. Mas maigi pa rin po, number one, na i-prioritize nyo po ang magpa-check up sa OB-GYN. For now, ayun lamang. Gusto ko lang banggitin yung mga importanteng mga bagay sa inyo. So, to sum up everything, marirecommend ko ba ang Narcothion at Narcothion? I would say yes, totally. Pero, hindi gamot sa PCOS ha, supplement lang po siya. Yes, nakakatulong po siya na mag-manage ng mga symptoms po ng PCOS. So, ayun lang. I hope nakatulong po sa inyo tong vlog na to para mas maliwanagan po kayo. See you sa next video. God bless you everyone. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Yun lamang. Bye!